Good morning ho, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lunes, at 12 ho ng Oktubre. Ito na ho ang Bitag Live. Kami ho'y napapanood ho sa mga sumusunod na aming platform sa telebisyon, sa PTV4, and sabay ho yan sa Radyo Pilipinas 738. Yan ho'y sa AM Radio. And also sa mga digital platform ho namin, YouTube TV, Bitag Official, and sa aming website, bitagmedia.com, and of course, live streaming sa Facebook page ho namin. Ngayong umaga mga boss, umpisahan ho natin kung hindi pa ho ka nagkakape. Maganda ho siguro mag-coffee ho muna kayo. Ano? Coffee, tea, chocolate, and anything that will keep you warm and give you a momentum ngayong umaga. Kinakailangan ho muna, inom ho muna tayo ng coffee in the morning. Oh yeah. And Bitag Live mga boss. Well, eto na ho ang ating isasabihin sa inyo, ano? Una sa lahat, kami nagbibigay ng babala anytime na kayo'y nanood ho ng aming programa sa telebisyon or sa aming digital platform, makikita nyo na ho yung sinasabi hong site na kung saan safe ho kayo. It's called the safe zone na kung saan wala hong fake news, wala hong false news, kami ho'y anti-scam, anti-modus, lahat ho ng mga panloloko, sigurado ho kayo pagdating ho sa amin, bibigay ho namin ng mga All Points Bulletin. We will tell you kung sino itong mga mapangsamantala ang mga ginagawa ho nila. Kasi nagkalat na ho ngayon, especially ng pandemic. Mga bossing, hindi nyo nakahalata. Ito ho yung online talagang kami ho'y nakasentro yung aming atensyon kasi marami hong naloloko. Ang source ho ng scamming at mga modus ay paggamit ho talaga ng online or dito ho, digital na ngayon. Mga boss, pag nag-iingat ho namin kayo, ang dami ho ngayon, especially mga bossing, kung kayo ho yung mga taong kinakapos ho sa inyong sweldo, and sino ho inyong tinatakbuhan, eh yun ho mga salary or tawag ho salary, if not, may tawag ho sila dyan, yung mga payday loan. Salary at payday loans na mga lenders sa internet. Ang mga sumusunod, mga boss, special mention, honor roll, ang home credit, sila ho yung mataas na interest na nagpapautang ho, kinakailang ito matapyasan, makita ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yun din ho ang panawagan ho ng Securities and Exchange Commission. Nagtatrabaho ho bang Securities and Exchange Commission? I don't know. Ang mga sumusunod ho ng mga lenders, popular ho ngayon sa mga taong kinakapos na takbuhan ho ay itong mga online lending. Tulad ho ng PesoNet, PesoPop, at marami pang ibang inagpapaabot na ho kanilang mga sumbong ho sa atin, mga bossing. Ano ho pinaabot nila sa atin? Eto ho, ano? Na sila ho'y ginigipit. Tinatawagan ho yung kanilang mga, ito'y sa directory nila, yung mga references doon na hindi naman dapat tawagan. Tinatawagan kapag medyo hindi na ho nakabayad at kinapos ng konti. Doon sinasabi sa mga directory kasi pag kinuha yung apps ho nitong mga, yung mga lending na yan. Lalabas ho, may access na ho sila sa inyong mga, ito'y Facebook page at makikita ho nila yung mga friends ho ninyo, makikita ho nila ang kanilang mga directory ninyo kung sino yung mga kaibigan ninyo. Na yan dyan, ma-access ho nila. Magkamali ka lang, magkamali lang isang sa inyo mga bossing, ang gagawin ho nila ay tatawagan ho yung mga wala namang pakialam kung kayo'y nangutang. Simple lang ho naman eh. Sila'y nagpapautang ng 3,000, 5,000, 10,000. At pagkatapos, kapag nagmintis ka, kasi kung minsan, nawala ka pa na medyo kinakapos ng konti, yung kanilang pasensya, maikli ho eh. Sobrang ikli. Ngayon, ang ginagawa nila, pinapadalhan ng text message yung mga kaibigan mo, yung mga kaanak mo, o di naman kaya mga kasamahan mo sa opisina para sabihin, may utang ka pang hindi binabayaran at sasabihin itong PesoNet or PesoPop, hoy kaibigan mo, pakisabi na lang last warning na to. Kapag hindi sila nagbayad, pwede ba? Pakisabi na lang. Magugulat ngayon yung nakatanong, ano to? Bakit sa akin pumupunta rito? Eh, ang nangyari ho kasi may access ho sila doon sa yung pages nitong mga lenders na nagpapautang tulad nitong mga napansin ho, nabanggit ho natin. Marami pa hong iba. Kahapon nung Biyernes at yung mga nakarang araw, nakita na ho namin sa mga sumbong at mga reklamong mula ho sa Visayas at sa Mindanao
sila ho'y ginigipit. Paano ang paggipit? Ang paggigipit ho ng pagpapahiya, pino-forward ho sa amin di sa Bitag Live, yun ho mga mensaheng iniiwan nung mga taong, kumbaga, kanilang nakuha doon sa reference at para sabihin, hoy, Bentulfo, kumbaga, pakisabi doon kay Bentulfo, may utang pa siya na dapat bay. Example, hoy, sabihin mo kay Juan de la Cruz na meron pa siyang utang na hindi binabayaran. Pangatlong, kumbaga, follow-up na namin to, ang tigas talaga ng ulo. Huling, ano na to, huling warning na to, pakisabi, kasi sasampahan namin ang kaso. Ito mga bagay na to, hindi ho dapat mangyari. Kasi, ang ating Securities and Exchange Commission, kung meron man tayong Securities and Exchange Commission, paniguruhin siguro dito sa parting to yung pamamaraan, pagpapautang ho nila. Wala na ho tayo, Rosa. Dando na ho tayong sinasabi ko ng Securities and Exchange Commission. Dapat daw, etong mga interest, matataas ng interest tulad ng home credit, dapat bawasan daw ho yan, i-regulate ng Banko Sentral. Ito ho yung mga lenders na itong titigas ng ulo. Ngayon, ito namang mga peso net and peso bastos ng gigipit. Nakita na ho natin sila eh. Kung kayo ho'y nagipit, kami ho'y ginagather ho namin lahat ng mga sumbong at yung mga reklamo na ho para katukin na ho natin ang pintuan ng Securities and Exchange Commission. Kung kayo Securities and Exchange Commission, SEC, nanunood sa amin, pwede bang pakigising lang ng konti? Bantayan nyo tuwing umaga alas 8 hanggang alas 9. Ugaliin yung manood kasi kayo ang target namin. At hindi lang ho dyan. Ngayon, sinasabi ho natin, ito yung mga salary or payday loan lenders na nagpapautang ng maliit lang naman eh. 3,000, 5,000, 10,000. Pagkatapos, pag nagbintis ng isang linggo, sumobra ka lang ng ganyan, tatawagan na yung mga taong wala namang kinalaman sa pag-uutang mo. Bastoso talaga, hindi ba? Nakita nyo ho yan. Kaya paalaala lang ho namin sa inyo. Yan hong target namin yun. Simula ho siguro in a couple of days, makikita nyo ho sa aming programa ng Bitag Live na merong seal na nagsasabing safe zone. Ito yung safe zone, safety corner, safety center na kung saan ano ho yung mga kabalastugan, kabalbalan itong mga inarereklamo hong tulad ng mga nagpapautang at yung mga ginagamit ho ang social media, yung Facebook, na kung saan ginagamit panluloko. Wala naman ho magawa itong sa FB. Lantaran ho yung sinasabing mga kawalang hiyan, pamemeke, at yung sinasabi rin ho natin, pati yung panlilinlang ng estilo ng panluloko. Papaniwalaan ka na lihiti mo sila eh. Papalabas nila lahat ang ganda ng kanilang yung mga layout, if not yung art design ho nila. Kung minsan, pati ho yung mga ginagamit, pati ho yung mga endorsers na hindi naman nila alam na bakit dyan na ginagamit itong kolokoy na to na walang pahintulot ho doon sa sinasabing kumpanya na inaalaw ho sila, ninanakaw lang ho nila. So ito hong sinasabi natin, yung estilong pamamaraang yan at ang pamamaraang yan ay matuturing ho natin, ito'y panlilinlang. Panlilinlang. Tandaan nyo ho, baka kayo malinlang at pag kayo nalinlang, ay naloko na ho kayo dyan. Hulog na kayo sa Bitag. Kaya abangan na ho, paglabas ho namin ng seal of safety corner or safe zone sa mga platform ho namin, sa digital, sa television, maging sa radyo pa ulit-ulit ho kami. E sinong inyong tatakbuhan, alam nyo na ho, mga boss. Coffee ulit, mga bossing. Oh, yeah. Pag-usapan ho natin itong bagay na kung saan. May pag-aaral, mga bossing. Itong pag-aaral daw sa lumabas ho, pag-aaral ng Commission on Human Rights at Australian University kamakailan. Karamihan daw sa mga Pilipino ay sumasang-ayon sa death penalty dahil mas ligtas sila. Mga Pinoy ho to, At sa death penalty ay maibsan daw ang kanilang pangamba kapag ipinairal at ibinalik ang bitay partikular sa mga karumal-dumal na krimen. Agad naman sinopla ito ng taga-akademya, nagngangalang Francis Tom
temprosa ng Ateneo Law School. Ang sabi ho nito, damdamin, emotions, ang umiiral na hindi kaalaman at or knowledge. Isa na namang politically correct mga bubwit na kengkoy na taga-akademya, spotted. Ang ibig sabihin nitong si Temprosa, mga boss, nakangiti pa sa atin, okay, wow, what a smile, good teeth. Kasi kanina, ibang nakita namin. Ang ibig sabihin nitong si Temprosa, karamihan daw sa mga Pilipino ay naniniwala daw sa death penalty, ay hindi nag-iisip. Kulang na lang sabihin, salat sa kaalaman. Dahil emosyon ang pangunahing pinaiiral ng mga ito. Kaya pabor daw sa death penalty. Sabi niya ho, mga boss. Sabi niya. You can tell that to the Marines, professor. Kung professor ka ba, ang tawag sa iyo. Or instructor, or Mr. Tom Temprosa. Bibigyan ko ng diin, kunting timpla, Temprosa, yung iyong mapait na panalita na nag-iwan ng masamang panlasa sa marunong mag-isip. Hindi lang ikaw at kauri mo sa akademya na kumukontra sa death penalty ang may karapatan sa kaalaman na parang kayo lang ang marunong. Suriin natin ang kanyang panalita, mga bossing. Ano? Sige, balikan ho natin. Suriin natin. Kung sinasabi nitong si Temprosa, Palpulano, na ang emosyon daw o damdamin ang mas higit na naging batayan at hindi kaalaman. Hindi daw kaalaman ang ipinairal ng mga pabor sa death penalty. Maling-mali ka. Papangaralan kita dahil ibig sabihin, dahil hindi mo pa siguro alam to, dahil puro ka lecture, puro kaalaman, puro libro, puro teorya, wala naman akong galit. Eh. Wala akong galit sa mga akademya. Ang akademya ay nagtuturo. Pero sa buntundong, totoong mundo, wala kang kamuang-muang. Hanggang libro, hanggang classroom ka lang. Sa totoong mundo, ewan natin kung anong engagement o interaction. Kung ano nakikita mo, baka nakikita mo libro, puro basa. At puro nagtuturo sa'yo na hindi na lumalabas sa kanilang sa campus, university campus. Hanggang yan na maaaring mga pari yan or professor yan o sino man sa Lasal, sa Ateneo, sa UP. Sila yung sinasabing magagaling dahil sa akademya daw. Alam nyo, ito ho ang damdamin, mga boss. Ang damdamin o emotion ay nagiging batayan ng desisyon nino man. Pakinggan nyo ho ako na. Lalong-lalo na kapag pinag-uusapan natin ang mga sumusunod. Pagmamahal, pagpapahalaga sa pamilya, damdamin ho yan. Ang pangambang masaktan at malagay sa alanganin ang pamilya natin, damdamin natin yan. Ang takot na mabiktima ang inyong pamilya sa mga karumal-dumal na krimen, sa mga pusakal na nagkalat at di naniniwala sa batas at walang takot sa batas, ay damdamin ho yan. Ang pagpahalaga sa law and order, sa batas, damdamin ho yan. Ngayon, ito mga damdamin na to, kung tatawagin ho natin, human nature, kahit naman ang animal, any animal in the animal kingdom, protective ho sila pag pinag-uusapan yung emotion. Pero, in human nature, kung nakinig ka, Professor Temprosa, human nature uses yung emotion as the driver on anything that they do, provided na ang damdamin, yung emotion, and knowledge, ay magiging basihan ng inyong ng desisyon. Ngayon, kung hindi ka sumasang-ayon dito sa inang sinasabi ko, dahil palagay mo, mas magaling ka, bahala ka sa buhay mo, kulokoy. Mga bossing, pinag-uusapan ho natin dito, yung mga naniniwala at sumasang-ayon sa death penalty. At sa mga sumasang-ayon sa death penalty, yun hong aking mga sinasabi. Ngayon, kung ikaw naman ay pabor sa death penalty, alam niyo na siguro kung anong ibig sabihin. Meron kang nakikita base sa iyong damdamin at sa iyong pangangatuwiran, sa iyong pag-iisip kung kaya't pabor ka sa death penalty. Ito ho yung mga importanteng malam. Iyon naman mga kontra sa death penalty. Ang aking masasabi rito, ganito lang eh. Ginagamit ho nila yung sinasabing mahabang PC, highly tolerant, doon sa gumagawa ng mga krimen na wala nang pagbabago. Yan, hiwalay ho natin yung mga recidivist, yung mga papasok-pasok na ng kulungan, wala nang, sila ho yung mga mahaba ho yung PC.
at yung kalang rason at ang kalang yung rationality and reason kung bakit mahaba ang PC nila. Siguro ginagamit nila yung kanilang nakaalaman. Sila ho rin yung sinasabi natin na pagbabaliwala o dismissive na criminal yan, bigyan mo pagkakataon, importante, maalaman, maintindihan lang natin. So ngayon, pag sinasabi, umaayong ka na, dismissive. Okay? Pagbabaliwala sa kanila, oh, wala yan, kasama sa lipunan yan. Kung may mamamatay tao, may mamamatay din. Kung meron kriminal, meron mabibiktima. Look at that. So ngayon, pinag-uusapan natin yung mga karumal-dumal na dismissive, pagbabaliwala. Permissive, ibig sabihin, pag-aayon. Eh, ito humaayon sa pamamagitan ng sinasabing, hindi, kinakailangan maintindihan natin itong mga mamamatay tao na to, mga rapist na to, gumagamit ng droga. Ito mga karumal-dumal na pumapatay na hindi nag-iisip. Dahil akala nila siguro pagpasok sa kulungan, pupunta lang sila sa resort o sa malaking hotel, doon sila papakainin libre at doon lang sila tututo at paglabas, nagiging masahol. Kasi yung ating institution ho, for them to be back into the mainstream, lalo-lalo pag nakakulong, may kunting problema. Kaya yung sinasabing permissive, pag-aayon, ito ho yung ginagamit. Or permissive is, ibig sabihin, umaayon ka at sang-ayon ka sa ito'y pag-iisip na talagang sa mundong ito may masama at may mabait. Either nandoon ka sa angka. Ngayon, hayaan ba natin yung kasamaan ay umiral? Eh, yun ho mga sinasabi, kaya may death, yung mga death penalty, yung mga anti. Mm-hmm. So ngayon, ito naman sa mga anti, yung sinasabi natin, pabor, yun ho ginagamit nila. Logika at rason daw at hindi emosyon. Abay, teka muna. Kasi ang sinasabi ho nila, yun daw hong pabor sa death penalty, hindi nag-iisip. Salat sa kaalaman, emosyon. Kulang sa kaalaman. Wala mahinang discernment. Naniniwala ho ba kayo mga bossing? Pinapresenta lang ho natin, mga bossing, kasi kung kayo ho'y nanonood at medyo naintindihan nyo ako, lalo-lalo na kung kayo nasa kolehiyo, may mga kumukontra ho kasi iba dyan, yung mga nasa akademya o sa simbahan, ilan dyan. Pero hindi lahat. Mga bossing, pinag-uusapan ho natin, sensitibo ho rito. At medyo sasabihin nyo siguro, si Pentulfo naman, oh, pandemya. Yan pinag-uusapan. E balita ho yan. Ina-analyze lang ho natin kung ano mga soundbites ng mga taong nagmamagaling at nagsinasabi. Lagi silang hinahanap nitong mga media para lang makagawa ng storya at sasaksakan nila ng mga resource person na kung minsan bubot pa sa kanilang pag-iisip. I'm sorry, unfiltered doon ang aking mga sinasabi, mga boss. Mamaya-maya ng konti, mga boss, ano? Pagpapalabas ho natin doon sa ito ho yung kawawang si father inatake sa puso dahil sa utang ni sister. Bantayan niyo ho yan. Ipinalabas na ho namin to sa digital media ho namin kahapon ho sa YouTube TV. Ngayon ipinapalabas ho natin sa television. Kung sakaling napanood niyo, panoorin niyo huli. Alam niyo mga boss kasi, pag sinabi ho natin, ang utang ho talaga ay dapat bayaran, obligasyon ho yan at karangalan na ikay pinautang, kay matatakbuhan para mabuild yung tiwala. Pag sinira mong tiwala, patay ka na. Kaya naman yung pare, inatake sa puso dahil sa utang ni sister. Eh, ngayon, itong si sister, nakulitan doon sa taong binigyan siya ng pribilehyong makautang at bagkos, sinisisi yung nilapitan na si father na kung maaari, baka makausap si sister sa kanyang 11.3 million pesos. Hiyang-hiyang ngayon si father. Kaya si father na lang ang gumawa ng paraan. Siguro na stress ng husto na matay. Umabot kasi sa ganung ang laking utang, ano, pakikiride on lang sa mga credit card, mga boss. Kaya kayo mag-ingat, ano? Huwag ho kayo magagarantiya o magagarantor kanino man. Kuminsan nga, okay lang kung anak mo o kapatid mo. Minsan nag-aaway mga kapatid dito, pina-ride on mo, pinautang mo. Ikaw yung gumarantiya doon sa kapatid mo, tapos ang kapatid mo, hindi naman binayaran yung obligasyon, yung kanyang obligasyon, utang. Kaya ang nagigipit,
iyon hong nag-garantor. Iba ho yung nag-garantor. Ha? The guarantor, it nangangako ako, sakaling pumalpak man yan, akong tatayo para sa kanya. Pero iba ho yung ginagawa ng mga peso net, ano? O yung mga loko-loko mga lenders na walang pahintulot, eh wala namang kinalaman sa utang at hindi naman nag-garantiya, tinatawagan ho nila. Para sa ano? Abay, para mapahiya, para mag-utang. So iba ho to, ano? Dito naman, yung pare ho nahiya, siguro sa sobrang kahiyaan, syempre may kasabihan, I am my sister's keeper. Sige, gagawan ko ng paraan bago masira. Kaya ano, anong nangyari? Ito ho mapapanood nyo mamaya ng konti. So, yan ang aming public service. Na parang importante mapanood, may kapupulutan ho kayo ng aral. At medyo pumasok na ho kami. At medyo may magandang nangyari naman. At sasabihin ko sa inyo, parang nagkaroon ng kumbagay ways na nag-usap, paraan na kung saan tumawag yung nangutang doon sa nagpautang, kung kaya't nag-report ho sa atin. Mamaya, papalabas ho natin mga boss. Okay? Coffee muna tayo mga boss. Oh man. Oh yeah. Lunes na Lunes. Alam niyo mga bossing, transferable, nalilipat daw ang damdamin at galit at puot ng Pangulo Duterte sa taong bayan kapag nakita ng taong bayan na nagagalit yung Pangulo Duterte sa Kongreso na kung saan abay sobrang politika dahil lamang sinasabing speakership na pati yung national budget abay naantala at nagbakasyon agad. Kaya medyo dahil lamang doon sa sinasabing agawan sa posisyon. Kaya mas inuna pa nitong mga nasa Kongreso. Kung kayo nasa Kongreso, ang pamumulitika kaysa sa national budget. Nagsalita kasi ang Pangulo ng Huwebes ng gabi at na kinabukasan, Biyernes, na tinalakay ho natin dito, mahinahon, kalmado, umapila pa yung Pangulo na may halong lungkot, pero sa loob, galit ho yun. Kaya naman, kayo mga kongresista, well, kaya niyo naman palang ayusin at tapusin? Kasi kahapon, napahiya ho sila mga boss, kung kayo ho, may mga live stream pa sila sa Kongreso, mapapahiya ang institusyon ng Kongreso at mapapahiya kayo. Eh lahat naman pala, kaya niyo man palang kumilos. Eh kasi masyado kayong naging nahati tuloy ang Kongreso dito sa lintik na sinasabi nilang speakership na yan. Sangkaterba mga iba sa inyo, ewan natin, plastic. Sip-sip! Kagabi nagsalita, oh sa ngayon, kaya naman namin. So, yun naman pala eh. Kung hindi pa kayo niyanig ng Pangulo, masiguro baka Nobyembre o baka next year pa, reenacted budget tayo. Ngayon mga boss, ba't na pinag-uusapan dito? Ang titigas ho kasi ng ulo eh. Ngayon, bow. Lahat kayo, bow. Bow, wow, wow. Wow, wow, wow. Parang si Bantay in Kahul. Kaya niya naman pala sumunod eh. Kaya sinasabi ko, nalilipat ho yung galit ng taong bayan. Kapag nakita nilang Pangulo, nagagalit na rin kasi naantala itong budget na to dahil maraming nangangamatay na sa hospital, kulang sa gamot na kinakailangan sa COVID-19. Naantala dahil sa pamumulitika. Natauhan wata. Natauhan o ata yung mga itong dalawa na itong nagbabangayan, pero isa sa kanila, sige pa rin eh, itong si Velasco. Bakit ito si Velasco, sige pa rin? Eh si Cayetano, siguro tinabla na ng hiya, retreat, tumigil na muna. At mga kaalyado nitong si Cayetano, parang dumating, o sige, kaya natin, ayusin natin rin itong budget na ito. Kailangan may pasayan at 13 hanggang 16, dapat malatag na yan, okay na yan. So, magagawa natin yan. Unahin natin ang budget. Yun naman pala eh. Eh bakit hinayaan ninyo agad nag-recess? Ano ba yan? Strategy ba yan para umaantala, tumagal? Ngayon, nagalit yung Pangulo. Nang nagalit ang Pangulo, abay, umayos sila. Kaya kahapon, Linggo, nakita nyo? Abay, nakita nyo sila sa live stream sa Facebook? Hindi ko pinanood yung kanila mga walang katori-atori ang pinagsasabi, mga sip-sip. Pare-pareho mga kaalyado ng Pangulo to eh. Nakakahiyang sabihin. Ngayon, isa naman dito mga boss. Hindi ka maintindihan ang isa sa kanila, si Velasco. Siguro tigil ka na muna, Lord. Para mas maganda, siguro hayaan nyo na lang muna ipasa yung budget. Huwag mo na muna pag-usapan kung sinong uupo dyan. Atat na atat ka rin eh.
Congressman Lord, wala kaming pakialam kung ikay maging speaker o sino sa inyong dalawa, kung maghuntugan kayo, maglaslasan kayo ng liig niyo, wala kaming pakialam. Pareho naman kayo kaalyado eh. Basta't importante kung kaalyado kayo sa taong bayan, para sa bayan, hindi para sa inyo. Pero kung ang mangyayari, pansarili lang ninyo, ay nakaka-boyset. Eh, you know, ito pa. Eh, kahapon ho kasi nagkalat ho yung, ito ho yung sa Facebook, yung picture ho kasi, picture ho. Hindi ko maintindihan kung sino, si Mayor Sara Duterte at si itong si Lord ay pinalalabas, ay nag-meeting kahapon, selfie. Anong ibig sabihin noon? Sino nagpakalat noon? Sino naglagay noon? Para ba ang ibig sabihin, oh ako rito, mas malakas ako sa anak ng Pangulo? Abay, kung yan ay strategiya mo, Lord, na parang namumuliti ka para doon sa sinasabing atat-atat na posisyon mo, wala kaming pakialam. Walang pakialam ang taong bayan kung ikay uupo. O kahit hindi ka uupo, kahit matilapon ka, kahit sino sa inyo matilapon, basta't importante, panalong taong bayan, ala kaming pakialam sa mga bangayan ninyo. Kapartido kayo, pare-pareho lang naman kayo eh. Mahiya-hiya naman kayo. Ang sa akin lang, ito'y Congressman Lord Velasco. Siguro, umabot na sa ulo mo na talagang atat na atat ka na, nabulag ka na, na hindi mo na tinitingnan, nagalit ang Pangulo at sinasabi ng palasyo, hindi kami makikialam sa inyo. Eh bakit nagrarally ka? Papakampi ka ba doon kay Mayor Sara Duterte? Gusto mo pakita sa mga tao, ito, kakampi ko? Eh yung kalaban mo, hindi na nagsalita. Reenacted. Eh gagawin na yung budget. Kaysa naman reenact, baka hanggang next year tayo. Kaya pinamamadali ng Pangulo. Ang problema rito sa isa na to, estratehiya, nagpapakampi ka sa tingin ng iba, ano ba to si Lord Velasco? Nagpapakampi ba to? Nagpapakita na yung kwersa niya? Nagsasabi na kung anong sinasabi doon sa ibang mga estasyon, eh, na dengoy, kesyo na dengoy. Wala naman sinasabi ang Pangulo ng ganyan eh. Kung usapan ninyo ng Pangulo, na mayroon kayong usapan, sa inyo lang yan. Huwag mo nang ilagay sa taong bayan. Kinakalat mo eh. Chismoso ko eh. Amin, pareho ko naman kayo. Wala kaming pakialam. Kaya lang, nag-uumpisa kayo ng politika. Pangit eh. Pag nakaupo ka dyan, baka naman magalit sa iyo mga kasamahan mo, ikukudeta ka rin, matitilapong ka rin, di mas masama pa ngayon yun. Eh ano magagawa ng presidente kung talagang hindi ka ang paborito ng mga kongresista dahil may kanya-kanyang mga interest eh. Mga interest ninyo, bahala kasi buhay nyo. Maayos nga kayo. Unfiltered ko ho sinabi mga bossing. Ngayon, diretso na ho tayo sa public service. At sa public service ho natin mga boss, ako yung Mario Joseph, kawawang si father inatake sa puso dahil sa utang ni sister. Panoorin! Pag kayo'y napambansang sumbungan, ang sinamang dorobo, hindi kayo makakaligtas at hindi kayo makakalampas pagdating sa amin. Ang iyong estilo, Susan, ako'y magsasabi sa iyo, nationwide, netwide, this is not a shame campaign. At hindi ko papayagan ang mga kaganyang klaseng gawain. Kami, tagatuldok na mga kawalang hiyaan ni naman sa lipunan. Ayusin mo bago kami manghimasok. Kapag hinanting ka namin, ibang estilo namin. Nangutang ako sa panghihikayat mo. Makulit ka maningil. Pati kapatid kong pare, sinisingil mo. Ayun, na deadbolt tuloy dahil sa'yo. Sa halip na magbayad sa kanyang inutang, abay sinisisi pa mismo ang inutangan. Si Gigi Ramos, isa husang sales lady ng cellphone at mga gadget accessory. Sa kagustuhan kumita ng extra, naghanap si Gigi ng gustong mag-bulk order ng mga cellphone sa pamamagitan ng pakikipag-ride-on sa credit card ng kanyang mga kaibigan. Isa, si Susan Bulaong, sa mga tumanggap ng alok na makiride-on sa credit card ng mga kaibigan ni Gigi. Sa umpisa, abay nakakabayad naman daw si Susan, subalit nitong May 2020, kumuha raw ng 80 units na cellphone si Susan na hindi na nito nabayaran. Suma total, umabot ng 11.4 million pesos ang utang ni Susan sa mga credit card holders na kaibigan ni Gigi. Hinamon pa daw siya ni Susan na magpadala na lang demand letter o sampahan na lang siya ng kaso. Napilitan siyang idulog ang reklamo kay Father Henry Torres Bulaon, na kapatid rin nitong si Susan. Si Father Henry naman, bilang kapatid na pare,
siya na mismo ang nangakong kumgaba magbabayad na lang daw sa utang ni Susan. Subalit itong September, nakaraang buwan, pumanaw si Father Henry sa sakit sa puso. Sa kakulitan daw ni JJ, ibinubunton ngayon ni Susan ang sisi sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Father Henry. Total naman daw, makulit si JJ. Abay, bisitahin na lang daw niya ang sementeryo. At doon sa sementeryo, nakalibing si Father Henry at doon singilin sa libingan. Bastos. Anong usapan ninyo ng pare? Bakit nalagay sa eksena si Father dito? Ali, si Father po yung nakausap na po namin dahil hindi na po humaharap si Susan sa amin. Alright. Nung nagkita kami, parang yanghiya po siya doon sa ginawa ng kapatid niya. Hindi kita masisisi na lumapit ka kay Father para lamang humingi ng tulong na makausap si Susan. Anong sinabi ni Father Henry, yung himaong kausap mo? Bali, nung kausap po namin sila, sabi niya po na siya na lang daw po ang magbabayad. Ibibenta niya daw po yung bahay nila sa Angeles. Si Father Henry, parang sabi niya, I am my sister's keeper. Ikaw ba'y nailang nung marinig mo yung siya na yung magbabayad ng utang ng kanyang kapatid? Anong nasa isip mo? Anong nasa kalooban mo? Siyempre po, nalungkot po ako dahil hindi naman po siya yung kumuha ng mga cellphone accessories sa amin. Kaya nalungkot po ako nung sinabi niya po na ibibenta niya yung napundar niya po na bahay. Ano naman ngayon si Susan Torres Bulaon? Anong ginagawa ngayon? Pinagpadala ka ba ng demand letter sa kanya? Badly, nagpadala po kami ng first demand letter. Dahil sinabi niya po na magbabayad po siya kapag ka naka-receive siya noon. Tapos second demand letter, nagpadala ulit po kami. Ang sabi niya po sa amin, makukulong lang daw naman po siya. Nakikipag-usap kayo siya kaya parang wala siyang pinangahawakan na demand letter na may pinarmahan siya na ito yung responsibilidad mo kasi kung hindi mo binayaran, kasong staffa ang pwedeng isampa. Bali, yung first demand letter lang po, yung pinirmahan po niya, nare-receive niya, siya po mismo yung kumuha. Dito sa kasulatang ito? Apo. Mm-hmm. Ikaw ngayon ang iipit, ano? Apo. Ikaw na nagmagandang loob, ikaw pa ngayon ang kontrabida, ikaw pa ngayon ang parang sinisisi sa kakulitan mo. Kumbaga, kulang na lang sabihin itong si Susan Torres Bulaon, Father, bumangon ka, bayaran mong utang. Parang ganun ang gusto mo, pagka-piloso po ang dating? Parang ganun po. Ginawa mo ba ang hakbang na lumapit ka na sa abogado? Kasi 11.3 million lahat-lahat? 11.4 po. 11.4 million? Ganun kalaki. Iba't ibang tao itong napag-utangan niya. Opo. Saan niya gagamitin yun? Siya ba yung nagne-negosyo na tapos ikaw ngayon ang naiipit? Opo. Sobrang hirap na hirap ng apo ako. Kasi po ako po nagbabayad lahat ng mga kinuha niyang unit. Naintindihan ko na ikaw ba'y nakakatulog pa sa gabi? Hindi na po ako nakakatulog na maayos. Nakakakain ka pa ba? Hindi po ako nakakain. Okay, ganito. Relax ka lang, ano? Sige. Alam mo, kuminsan, Gigi, ano, napakahirap mag-garantor kahit na kuminsan kapatid mo, pag pumalya, tatayo ka. Eto, hindi mo ka ano-ano, nag-garantor ka eh. Okay? Ikaw ba'y mag-garantiya pa uli or tatayo? Or, kasi parang mapagtiwala ka, Gigi. Hindi na po. Okay, relax lang. Okay, sige. Okay. Maraming pwedeng gawin, ano? Prerisenta lang namin. Gagawa ho kami ng hakbang at sa hakbang ho na gagawin namin, para kayo ay natututo sa mga ganitong klaseng sumbong. Ito hong aming mga ginagawa. Hindi ho kami puro ngawa. Action ho. Okay? Susan Bulaong, magandang hapon. Hello po. Sino po sila? Susan, si Ben Tulfo sa Bitag sa Pambansang Sumbongan. Kumusta ka na, Susan? Pinatay na. Talagang durobo nga. Kami, ginawa ho natin, pinakita natin. Pwede kang umiwas, pero hindi ka pwede magtago, Susan. Pag kayo'y napambansang sumbungan, ang sinamang durobo, hindi kayo makakaligtas at hindi kayo makakalampas pagdating sa amin.
Ang iyong estilo, Susan, ako'y magsasabi sa iyo, nationwide, netwide, this is not a shame campaign. At hindi ko papayagan ang mga kaganyang klaseng gawain. Kami, tagatuldok na mga kawalang hiyaan ni naman sa lipunan. Ayusin mo bago kami manghimasok. Kapag hinanting ka namin, ibang estilo namin. Ang inyong nakikita ngayon, si Susan Torres Bulaon. Nakakatulog ka ba? Napipikit mo bang mata mo, Susan? Para sa iyo itong eksena na to, hindi pagpapahiya. Siguro naman, baka sa nangyaring ito, pipilitan mo, makipag-usap ka na kay Gigi. Pag nag-ayos na kayo, end of story na, hindi na ako makikisawsaw. Ang sino naman ho nakakakilala kay Susan, kinakailangan lamang palalahanan ho siya na siya ho'y nandito na sa pambansang sumbungan. Hinanting ka namin para harapin mong responsibilidad. Ang utang ay dapat bayaran. Anyway, G, relax ka lang, ha? Hindi pa natatapos dito. Lahat na opsyon na gagawin natin. Alam mo ba kung saan itong si Susan, may mer kumpleto ka ba na mga... Hindi ako collector, hindi ako collection agency, ha? Kasi marami mga collector na kinasusuklaman ngayong panahon ng pandemya. Sa atin dito, ikay hindi ka nangungulekta bagkus pinaalaala mo lang kay Susan ang kanyang obligasyon na ngayon parang ayaw niyang panindigan 11.3. Gigi, relax ka na lang, okay? Nasa likod mo kami, okay? Thank you po. Pero kung merong... Alright. Kung meron ka mang natutunan ngayon, Gigi, ano yung natutunan mo sa sitwasyon na kapareho nito? Huwag na pong magtitiwala kahit kanino. Sa pagpapautang po. Okay, huwag ka nang umiyak. Tutulungan ka namin, ha? Salamat po. Gagawa tayo ng paraan. Hindi natatapos dito, okay? May susunod na hakbang gagawin kami sa iyo, okay? Salamat po. Okay. Abangan, mga boss. Kahapon, sinubukan natin tawagan ng narareklamong si Susan, subalit, abay, nang marinig ho ang boses ko sa ere, binabaan po ako ng telepono. Natakot ata yung kolokay, kaya tuluyan, ito'y nagpatay ng telepono. Ito'y matapos tayo manawagan kahapon, nag-iwan ng mensahe, yung ating mensahe kay Susan, hindi para pahiya siya, kundi yun may reminder lang na pag may obligasyon, dapat kinakausap kayo. Yun ang panawagan natin. So, tumawag sa iyo kahapon. Bigyan mo nga kami ng update. Bali, kagabi po kasi nung mga 7 po, parang nung nasabi ko po yung mga nararamdaman ko, nakatulog po ako ng maayos. Ngayon po, hindi ko po namalayan na tumatawag po pala sa akin si Susan. Mm-hmm. So, kaninang umaga ko na lang po siya nakausap sa mga nangyari po kahapon. Okay. Ako naman kasi, kapag nananawagan lang, kapag medyo tumawag na nakikipag-ayos, medyo tatabi muna ako. Ano bang napag-usapan ninyo? Ay, hindi naman siya nakikialam. Kaya lang, gusto ko lang malaman kung saan na kami para medyo alam namin kung saan kami tatayo sa pambansang sumbungan. Po. Bali, nag-usap po kami kanina, magsisettle po sila. Mm-hmm. Opo, sa Tuesday. Mm-hmm. Sa Tuesday po, opo. Alright. Magsisettle po sila ng payment po nila. Alright, sige. Kung gano'n ang sitwasyon, kami tatabi muna, aalis muna sa eksena, hahayaan ka namin makipag-usap sa kanila na ayusin mo na rin. Again, kung sakaling nanunood sila sa atin, hindi tayo nagpapahiya, bagkus nananawagan lang tayo itong estilo natin sa pambansang sumbungan at pagtatawag ng pansin. Ngayon, importante, siya ay makikipag-usap sa inyo. At kung anumang halaga na yan, hindi na muna kami papasok, personal na yan. Lahat naman, alam mo na, hukuha sa magandang pakiusap. Ang ayaw ko lang, yung estilo na parang binabaliwala ka. Siguro ngayon, nagising na sila, so... Hahayaan muna namin. Ikaw na magbibigay ng update sa amin kung ano yung status na yan. Total, nakikipag-usap na sila. O wala na tayong dapat, you know, kabahala. Makakatulog ka na ngayong gabi? Opo, sobra po. Makakakain ka na? Opo, nakakain na po ako. Okay. Ng maayos. Maganda na po yung ano ko ngayon. Ayun po. Dahil po sa inyo, nagpapasalamat po ako. Natulungan niyo po ako. God bless po. Okay. So, hahayaan ka na namin, ano? So, in the meantime, kami tatabi muna para ikay makipag-ayos. Kung ang tao ay gusto makipag-ayos, huwag na natin gipitin. Hayaan muna natin. Siguro naman, advice ko sa iyo. Lahat ng bagay sa mundong ito nakukuha sa magandang pakiusap. Okay? Opo. Thank you po. We expect to hear from you. Kung ano man sitwasyon, either i-ere pa natin o hindi na, basta't ang importante, naresolba natin yung problema niyan.
Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag. Siguro po, nagtataka kayo kung bakit ganung kalaki, 11.4 million pesos ang utang. Ginawa ho yan sa pamamagitan ng pag-ride on ho sa mga credit card na mga kaibigan ni Susan. Kasi si Susan, sa appliance din kasi. Nagawa nitong, itong si Gigi pala, siya yung nagpapautang bilang sales. So, para mabigyan ng pautang, thinking na magandang creditor na ito'y magandang magbayad itong si Susan, dahil kapatid ng pare, pinagkatiwalaan niya. Sa pandang huli, sabi nga ho natin, kahit na kuminsan kapatid mo, kaanak mo, kung hindi mo man lang anak yan, o younger sister, o younger brother mo, tatayo ka bilang kapatid. Pero pag sa ibang tao, wag ho kayo magagarantiya. Kayo naman pag naggarantiya, kayo talagang hahabulin. Kaya kung hindi kayo sigurado doon sa taong gagarantiyahan nyo, tatayo ka as guarantor, lahat magagawa, pati kayo madidemanda. Kung hindi mo mabayaran, lintik ka. So ito'y ingat lamang para doon sa mga nagpapautang. Again, inilapit ho sa atin kasi hindi ho basta-basta yung reklamo na yan. Sa panahon ho ngayon, madali ho ma-depression tao, madali ho magkaroon ng anxiety. Nakapareho ho ni itong si JJ, hindi makatulog eh. Di na raw mapakali. Gawa nga nung sa nangyaring 11.4 million ba naman yan. Ride lang sa credit card. Mga bossing, kung kayo ho'y mga tumututok ho sa amin at hindi lang ho sa pagtutok sa amin, humihingi ho ng ito na may tulong sa pamamagitan ng pagsumbong ninyo yung mga bagay na pang-aabuso. Kami ho'y magsasabi lamang na unang target ho natin ngayon yun ang mga abusadong mga lenders. Ito yung mga payday o salary loan lenders na nagpapahiya sa inyo. Marami na ho kami natatanggap, kaya lang importante magpadala ho kayo ng inyong messages sa amin. Sabihin nyo espesipiko at yung mga padala nilang mga ito yung mga kopya ng mga text message sa inyo na ipinaabot na ho, na kayo na bahala na rin doon sa inyong mga kaibigan na walang kinalaman doon sa inyong pinagkautangan. Marami na ho kami natanggap ng mga sumbong at ngayon ay kinakaalap ho namin at itong mga sumusunod, Peso Net, Peso Pop, Home Credit. Ito ho yung mga lenders na inarereklamo ho, gawa nga ho ng pang-aabuso, pagpapahiya. Ito hong bagay na kung saan gusto namin na talagang ngayon, 5-4 hanggang 7, dagdagan nyo pa ho para matrabaho ho namin kasi dere-derecho ho na kami kasi questionin na ho natin dito yung Securities and Exchange Commission na tingnan na maigi yung pamamaraan ng pagpapautang ng mga ito. So, kung wala ho magsusumbong sa inyo, wala ho makakaalam sa amin. Iba ho yung public service ho namin dito. Talagang bibigyan natin kalutasan. Sa mga sumusubaybay naman sa atin, hinggil doon sa mga ito'y still na tinatanong kung anong nangyari nung kay Henry Luzon, yung sa Amerika na diniporto sa Pilipinas, patuloy ho kami nakatutok. Huwag ho kayo maiinip kasi kapag inumpisahan na ho namin, binibigyan ho namin ng update. Hindi ho lahat ng mga bagay na madali para sa amin kasi lalo-lalo na doon sa kaso ho ng diniporto na Pilipino si Henry Luzon, matapos siyang idengoy ng kanyang misis sa Amerika, ngayon, yun hong mga komplikadong issue pagdating sa batas ng Estados Unidos at yung mga batas natin dito kasi Filipino si Henry at yung kanyang misis na TNT na kumbagay at this point yung issue, yung perang idineposit niya sa kanyang account na si Henry nandito, walang-wala. So, abangan nyo ho yan, kami ho'y continuous namin tinututukan kasi hindi ho kami basta-basta na lang, mawawala na lang, makikita nyo parang wala kaming ginawa. So, eto ho yung public service ho namin. Lagi ho namin sinasabi sa inyo na kapag payo ho'y magpadala ng sumbong, siguraduhin nyo lang ho mga detalye. At yung detalye ho, hindi ho magpapadala kayo ng sumbong pagkatapos magpapatawag kayo sa amin na wala namang detalye kung ano yung mga sumbong. Yung importante ho rito yung pang-aabuso. Panloloko. Ito yung mga, sabihin na ho natin, scam na COVID scam. Marami ho yan. Bantayan ho natin yung mga nanloloko. Kaya, pag hindi ho kayo nagpadala ng detalye ng inyong sumbong,
Pag hindi nyo dinetalye yan, mag-iiwan lang kayo ng phone number, parang kaming tatawag sa inyo, teka muna, kayo yung nagsusumbong. Idetalye nyo yung sumbong. Ibigay nyo sa amin yung mga contacts na ninyo. At pagkatapos may tatawag sa inyo, mag-iimbestiga kami. Layunin natin dito, maimbestigahan ang bawat sumbong. Bagamat limitado ho yung aming mga hakbang, gawa nga ho ng pandemya dahil hindi pa ho kami lumalabas. Marami nagtatanong sa amin, mga bossing, kung bukas na nga ba ang tanggapan ho ng bitag? Hindi pa rin ho. Pero tuloy ho kami sa aming public service. At nagagawa ho namin yung mga aming public service kahit hindi ho kami lumalabas, natatawagan ho yan at susolusyonan. Nakikipag-ugnayan sa alagad ng batas. At si mga kinuukulan, mismong tinatawagan yung mga ito'y inarereklamo. So linawin ho natin, mga bossing, ha? Iba ho yung atake ng public service ho namin. At again, sinasabi ho namin, kami magkakapatid, tulungan. Isang landas, pagtulong ho. Pero iba yung mga estilo at iba ho sa bitag. Ngayon, inuulit ho natin. Yan lang ho. Kanina, kung hindi ho nyo na subaybayan yung aming programa, inulit ho natin. Karamihan ho at lumalabas na sa pag-aaral ho, ano, ng Commission on Human Rights at ng Australian National ito'y University kamakailan. At sinasabi ho nila, karamihan sa mga Pilipino ay sumasang-ayon sa death penalty. Mas ligtas sila kapag ang death penalty raw, eh, ito'y particular doon sa mga karumal-dumal na krimen ay pinairal. Oh, ngayon, agad nagsalita yung ibang kumukontra dyan. Huwag niyo pinagpapapansin. Yan ho'y damdamin ho ng taong bayan. At ang damdamin ng taong bayan, respetuhin ho natin, huwag ho natin parang pagtawanan. Ang damdamin ay ang umiiral, hindi ito. Kundi damdamin, put at galit. Maaring tama sila, pero sino ba naman hindi magagalit at put at galit doon sa mga taong pumapatay? Lulun sa droga. Nanggagahasa, may droga. Wala nang takot sa pamahalaan. Walang takot sa batas. Kawawa si Juan de la Cruz. Maaring matapisan yung sinasabing kasamaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng death penalty. Yun hong tingin ng karamihan sa Pilipino. Ako ba'y sinusulong ko yan? E ano ba mang nakikita nyo sa pananalita ako rito, mga bossing? Need I say more? Wala na ho tayong oras. Ako ho si Ben Tulfo, si Bita Gasi. Tomorrow, adios, mga bossing.